Ma'am, let's start with the confirmation of local transmission. Now, alam ko po, nakakarin din na to. And for the past weeks, we've all been asking, may local transmission na ba? May local transmission na ba? So, parang may senyales natin na, ba, mabang significant to. But let's, if you could review for us, again, what's the difference between local cases, local transmission, and for that matter, community transmission? And bakit nga ba kami tanong ng tanong tungkol sa local transmission? What's the significance of this? Yes, sir. No. So, unang-una, ang local case po, pag sinabi namin it's a local case, we are trying to differentiate this from a returning overseas Filipino. Mm. So, pag tinignan ho natin yung ating mga kaso ngayon, specifically for the variants, we have two classifications kasi kailangan malaman natin kung saan nagmula ang sakit. So, when we say it's a returning overseas Filipino, it's coming from abroad. And when it's a local case, dito na natin na-detect sa ating mga komunidad. Mm. As compared, when we define local transmission and community transmission. This is the level of transmission in the community. So when you say it's local transmission, yun pong individual which was found to have this Delta variant, for example, we have found already linkages with the other individuals with the Delta variant as well. Mm. So nagkakaroon na ho tayo na nakikita na natin yung relasyon niya dun sa ibang mga tao na na-detectan din natin ng Delta variant. And that is what we have right now in our country. Mm. Ang community transmission po, kapag ka po wala na tayong makitang linkage between and among all of these individuals with the Delta variant at talagang pumutok na yung kaso. Mm. Ibig sabihin, widespread na po sa komunidad ang sakit. So now we have the local transmission at ito po ay na-establish naman natin. Kaya nagsasabi yung mga tao, ba't ang tagal niyong magpalabas kung local transmission ba yan? Because we need to have evidence for us to announced that there is local transmission. So we did phylogenetic analysis. Ito po yung ginagawa dun sa mga sequence samples. Ina-analyze po yan ng mga eksperto natin sa Philippine Genome Center so that they can be able to connect these individuals kung meron nga bang pinanggalingan na pareho o di kaya ay sila pala ay nagka-interact, hindi natin nakita. But through the sequencing, pareho pala ng mga lineages at saka yung branch nung pinagmumula nung kanilang sakit. So, this is what we did. That's why we were able to establish this local transmission. Okay, so emphasize lang po natin yun. So, local transmission ngayon ang kinoconfirm nyo. Ibig sabihin, oo, dito nahawa yan. Yun yung ibig sabihin. No? At bukod sa dito nahawa, alam natin kung kanino na hawa yan. Pagka community transmission, sobrang dami na, hindi na natin alam kung sino yung, kung kanino mo napulot yan, ganun. Tama po yan, sir. Okay, so wala pa po tayo doon. Nasa local transmission lang po tayo sa ngayon. We have about 50 cases, if I'm not mistaken, or 60 cases. It's 47. 47. Given that, what do we know? Given that it's local transmission, supposedly kaya pa natin i-trace, what do we know about these cases? Well, what we know, when we did the phylogenetic analysis, nakita po natin yung pagkakalink ng mga ibang kaso, no? So there was this one cluster of a family in Northern Mindanao. Alam naman po natin na magkakasama sa bahay yung iba dyan, magkakapamilya. At ito po ay na-link po natin sa isang miyembro rin ng pamilya na umuwi dun sa kanilang bahay at nakapanghawa dun sa kanilang mga kasama sa bahay. Yun naman pong isang cluster na nakita natin sa isang lugar din dito sa ating bansa, na trace po natin na ang pinagmulan ay returning overseas Filipino. The returning overseas Filipino, meron siyang nanay at may sakit din, nagkasakit ng COVID. At nung ito ay binurol yung kanyang ina, yung best friend nitong ina ay yung asawa ng isang kaso doon sa isang area. And she attended the wake and she got the illness doon sa wake na po yun. So doon pa lang, dito sa dalawang example, nakikita na ho natin, meron hong local transmission because we were able to trace back and we were able to link these individuals na meron po tayong pinagkaka-relationship among them.